All equipment shown in this video does not reflect its overall performance or quality, but only depends on the skill of the one who's using it in this video, and based on my personal and honest opinion and experience only. Hello billiard friends, I'm here again. Welcome to my channel. This is Marlbev, and as promised, ito yung comparison video between a local Pampanga queue versus a branded imported queue and versus a carbon fiber queue. So titingnan natin kung alin ba ang maganda ang performance dun sa tatlo. But first of all, I would like to show you yung aking bagong casing. This casing is a Daruma casing. It's a combination of hard and soft casing. Mamaya makikita nyo kung bakit combination ng hard and soft. So ayun yung buckle niya, matibay siya. Malambot siya sa shoulder kapag inangkla nyo sa inyong mga balikat. Ayan, so solid siya, kulay maroon. Okay, very good fabric. Ayan, tingnan natin yung likod niya. So may nakakurba siya na Daruma dyan with the Tiger. So this is very similar with the version. May version din ito ang Predator Urbane. Urbane ang tawag sa kanya. And also the Conlin. So nagkaiba lang sa label o sa tatak niya. So pati sa handle, may label din siya. Conlin and Predator. Tapos yung likod niya, nakurba naman yung Predator and Conlin. Dito naman Daruma. So if you want to check it out sa internet, makikita nyo siya. So tingnan muna natin yung third layer. Yan, dito nakalagay yung aking butt ng aking brake cue. This cue stick, I bought it from Cebu. It was delivered from Cebu. I think it's a Chinese brand. So maraming pwedeng ilaman dito sa third level pocket. Pwede rin lagyan ng jump cue. So let's see the main pocket. Main layer, I mean. So ito, tatlong bats ang kasya dito. And then, kasya ang apat na shafts. So, may divider siya. Ayan. Divide the butt and the shafts. Ayan. So, well protected siya. Lalo na sa labas kasi andun yung hard plastic sa labas. Okay, yung first cue natin ay... Actually, ito ay playing cue. So, pinaconvert ko siya into a brake cue. Ayan, napakakinis. Madulas ang kanyang maple. Actually, matigas siya. So, para sa isang Chinese brand cue stick, maganda ang kalidad niya. Straight siya. Maganda ang kanyang joint. So, kahit playing cue siya, pag pinag-brake mo siya, solid naman ang brake niya. Unbranded siya. That's my first cue nung August when I start playing billiard. By the way, I start playing billiard August 2022. Okay. The next cue stick is a Pampanga cue stick, a locally made Pampanga cue stick. This is an upgraded cue. This is upgraded cue tip to with a Predator Victory. Tapos ilagyan ko siya ng clear plate. Para pogi ang dating. This is my autograph cue. Bakit autograph cue? Kasi dyan nakapirma yung mga idol natin, yung mga champ natin. First is Rubilin Amit, the very first Filipina world champ. Next is, of course, the GOAT, Efren Bata Reyes. And the Alex Pagulayan, the Lion. Yung blanco dyan ay nire-reserve ko for champ Django Bustamante. Okay. You can see it in my previous videos, yung pictures ng ating mga idol together with my brother. So this is the butt. Ito yung butt noong Pampanga queue. So may binilin ko siya ng projector. And in-upgrade ko na rin ang kanyang wrapped, snakeskin wrapped, para poging-pogi siya. Yeah. This cue stick is my former playing cue. It was
a gift to me by my wife. I think I bought it for 3,200 pesos only. Pero it's a very nice and good looking queue. Okay naman ang performance niya. Mamaya makikita nyo kung sa test hit niya, how does it fare with MIT and the carbon fiber queue. Konlien. Next queue I'm going to show is the MIT queue. So with this has a, this is also braided with a Kamui soft tip. 13mm ang kanyang diameter sa tip. May protector siya. Ito ang kanyang bust. Yung radial joint niya yata ay I think it's 10, 3/8 by 10. So pag kinabit mo siya, solid din. This is my primary queue before my daughter gave me the carbon fiber. Mamaya makita natin yung test fit niya versus the carbon fiber and versus the Pampanga Q. Solid din siya. And last is the Konlien Q stick. So, kung mapapansin nyo sa internet, bakit meron nakalagay J Flower tapos sa kabila ng bat meron din Konlien. Yan. I interviewed the Konlien staff sa email and they say that meron silang cooperative relationship. This is a Konlien K10 model. So, yung mga inlays niya is authentic because I saw it in the video. So, this is the shaft. Ayan. Yung iba naman may combination Konlien ang butt tapos J Flower ang kanyang shaft. Pero lately, sabi nila ay inacquire na itong design na to by Konlien. So yung mga inuubos lang yung mga design na may dalawang logo, JF and Konlien, ngayon yung mga bagong labas, Konlien na siya. It's an authentic American brand. Ang kanyang joint ay 3/8 by 8 with a Muri medium tip. The medium ng Muri ay parang medyo mas matigas ng konti sa ordinary medium ng ibang Q-tips. Na-acquire ko lang to last December. So, tingnan natin how does it fare with the other two Qs, the local Pampanga and then the MIT Q. By the way, 12.5 yung kanyang diameter. Okay, that's it. Let's jump into the pool table and see their performance. Okay, let's jump into the pool table. Now we go with the local brand, which is the Pampanga Q. Okay guys, I speak only for my Pampanga Q. It doesn't mean na lahat ng Pampanga Q ay ganito ang performance. I speak only for my Pampanga Q. I know other Pampanga Qs play better because it depends on the one who's using it. Let's start with a simple stop shot. Yan, medyo napa-atras ako ng konti dito. Actually, nung ginagamit ko siya, okay naman ang performance niya. Now we do a simple draw shot. Tingnan natin yung atras dito. Oh, medyo kapos, hindi ko alam kung dahil sa luma na yung tapete niya. Pero nakita niyo yung ano, yung vibration. Subukan ko ulit isa pa. Kasi nga malambot yung kahoy. So may unwanted vibration siya. Ang maganda lang dito sa shop nito ay super smooth yung kanyang kahoy. Yun nga lang, you have to be very consistent at talagang sa asintahin mo dahil yung deflection niya, yung accuracy niya medyo hindi ganun parang kamukha nung MIT. Now subukan naman natin yung right top spin. Tingnan natin kung magti-tray rail. Medyo nakatatlong tries ako doon bago ko nakuha yung angulo at yung compensation doon sa top right spin. Bottom left spin, tingnan natin kung maganda yung hatak niya at kakapit siya doon. Kakapit yung tip doon sa pectus. Ayan, nakita niyo yung vibration. Okay naman, kumapit naman siya. Medyo mahina lang yung pectus ko kaya yung angulo niya ay medyo matalim. Now we try the follow through. Mas angat dito si MIT. Pero for beginners, I think advisable din naman na mag-start sa low-cost Q muna. Until kung mag-convert kayo into higher level Qs like carbon fiber, siguradong magaling na kayo. This is a 13mm hard maple Q stick. This is a mid deflection Q, MIT Q. Okay, let's start with a simple stop shot. Tingnan natin kung ano ang hit nito, MITQ. Medyo
na-stun ko ng konti kaya gumalaw. Let's try a simple draw shot. Pretty solid. Solid hit with the Kamui soft tip. Now let's do subukan natin ang low left draw shot. Okay naman, kumapit naman siya. Medyo mataas lang yung tama ko kaya yung speed niya medyo mabagal. Now subukan natin ang isang top right spin. Tingnan natin kung makaka 3 rail shot siya, aabot siya sa third rail. Guys, yung adjustment ko dito, konting-konti lang. Ang kagandahan sa imported Q-stick or wooden Q-stick ay hindi naninilaw yung kanyang wood. Ito, let's try a simple follow-through. Now we go to the Conlien carbon fiber. This is a Muri medium tip. Let's try a simple stop shot. Perfect. Solid. So, yun nga lang po, yung ating carbon fiber medyo may tonky sound because of siguro yung hollow yung kanyang shaft kaya may tong. Parang ganun yung tunog niya. Actually, matigas yung carbon fiber. So, dapat ang tip mo dito yung soft. Ang hinayang lang ako kasi mahal yung Muri. So, yun yung nakalagay sa kanya. Now, we try a top right spin. Tingnan natin kung makakatatlong railing to. Parang MIT. Parang sa MIT. Medyo kailangan mo lang manibago. Maninibago ka lang kasi kung nasanay ka sa kahoy. Then, you jump into the carbon fiber. So, you will need a little familiarity when using the Q-stick kasi super slick. Tapos matigas siya. Tapos may tonky sound siya. Now we try the try natin yung deflection. The carbon fiber claims to be a low deflection Q-stick. So tingnan natin. Well, it depends siguro dun sa speed. Kapain ko muna yung speed nito. I'll try to have a medium speed. On my second try, kuha ko na agad siya. Now, we try the MITQ. MITQ ko ay mid deflection Q. So, tingnan natin kung makuha ko agad dito. First try, medyo makapal. I think it also depends dun sa tumitira. Kung professional lang tumitira, baka one hit lang to, okay na. Pero, syempre, beginner lang tayo. So, tingnan natin. Okay, muntik na. So, adjustment pa. That's my second try on the MITQ mid-deflection with a soft Kamui tip, hard maple. Okay, this is my third try on this. Maybe it has something to do with my skill. Okay. Ayun. Na-shoot din. Hard speed ang kailangan. This does not speak for all Pampanga Qs. This is based only on my Pampanga Q stick. Not all Pampanga Q sticks performs the same. I speak only for my Q. So nakita nyo, dami kong tries before ko nakuha. Yung palang susi ay medyo slow speed. Dito naman ay subukan natin ang long shot. Kung gaano kaganda ang long shot sa ano bang hawak ko nito. This is the Pampanga Q. This is my Pampanga Q. Let's see the first try, long shot. This is a 4-foot shot. Ganda na hit niya. Ganda pa rin hit niya ng Pampanga. This is for the MIT. Well, actually, the most difficult for me as a beginner is yung straight na malayo. So, kala ng iba madaling tirahin. Straight siya. Kasi pagpaling ang iyong queuing, papaling din yung iyong tira at sasablay. Now, here goes with the carbon fiber queue.
only in carbon fiber. Muri tip 12.5 mm. My observation and take on this is parang mas solid yun sa carbon fiber by feel. This is just based on my personal opinion and experience on the Q sticks. Again, this will not reflect the overall performances of all of these equipments, still based on the one who's using it. Thank you for watching, billiard friends, and I hope yung gustong bumili mag-jumped into wooden Q to carbon fiber Q. I hope nakatulong yung comparison na to. And it's still your choice kung gusto nyo ng wooden or carbon fiber. But for me, pwede akong bumalik sa wood, pwede akong mag-carbon fiber kasi gamay ko naman yung aking primary Q. And okay din naman yung Pampanga Q, lalo na sa beginners. Just make sure to choose a very good shaft kasi yung iba medyo naninilaw, iba super lambot, madaling mabaluktot lalo na pag nainitan. So tingnan niyo yung reviews, tapos pili kayo doon sa mga providers o suppliers. Okay ang Pampanga. Thank you.